Bongbong Marcos, may mga kaapelyido sa mga makakalaban sa Halalan 2022. Sino ang mga ito at paano ito makakaapekto sa kandidatura ni Bongbong Marcos? Iyan ang alamin natin sa videong ito. Kaya naman hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Ang mga dilawan umano ang nasa likod ng pagkakaroon ng dalawa pang may apelyidong Marcos bukod kay dating Senator Bongbong Marcos sa presidential bid para sa 2022 elections. Ito ang sinabi ni senatorial candidate at anti-corruption advocate Larry Gadon. Kinilala ang dalawang Marcos na naghahain din ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo na sina Maria Aurora Marcos at Tiburcio Marcos. Ang dalawa ay nauna nang naghahain ng COC sa pagtakbong pangulo kaysa kay Bongbong Marcos. Giit ni Gadon, nakilala sa mga bobo tagline nito na ang dalawang Marcos ay pakawala umano ng mga dilawan. Obviously, these candidates are luckies of the yellows. Their filing of COC is aimed at shaving the votes meant for BBM, ayon kay Gadon. They are obviously nuisance candidates. One cannot run for president without a party, alliances, and war chest, giit pa ni Gadon. At maidagdag ko na rin, kung hahabol ka sa pagkapangulo sa panahong ito na wala kang partido, ay siguradong paglalaroan ka lang ng mga nasa gobyerno. Kaya itinuturing talagang panggulo ang mga ito dahil ang pagsusulong ng mga adhikain ay hindi kayang gawin ng iisang tao, lalo na't matatagal nang magkakaalyado ang mga nasa gobyerno. Parehong tumatakbo bilang independent sina Aurora at Tiburcio Marcos. Kaya sang-ayon ako kay Attorney Larry Gadon na ang pakay lamang ng dalawang ito ay agawin ng ibang boto ng mga butante na sa apelyido na lamang tumitingin at sa ibang butante na malalabo ang mata. At ang nakapagtataka ay bakit dalawang Marcos ang kaapelyido niya? What a coincidence nga ba talaga? Buti pa ang Lacson, Moreno, Robredo, Pacquiao at iba pang sikat na tumatakbo, walang umiipal na kaapelyido. Ngayon ay alamin naman natin, sino nga ba itong si Tiburcio Marcos? Si Tiburcio Villamor Marcos ay sinasabing anak ni Ferdinand Marcos sa una nitong asawa na si Princess Enemicia Cruz Villamor na nagmula umano sa angka ng mga Tagian Talyano. Subalit ayon naman sa iba, ito ay pawang mga kasinungalingan lamang upang makuha ang lahat ng mga ginto ni dating President Ferdinand Marcos na nakadeposito sa napakaraming bangko sa buong mundo, kung saan ang mga dokumento ay hawak naman ni Imelda Marcos. Nakapagtataka talaga ang taong ito, hindi ba? At alam mo ba na noong inilibing si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani ay dumalo ito at nakapagpakuha pa ng larawan kay BBM at Amy Marcos. Pagkatapos ngayon ay nilalabanan niya sa pagtakbo bilang pangulo si BBM. Nakapagtataka talaga, hindi ba? Kayo, ano ang opinyon ninyo sa taong ito? Ngayon naman ay kilalanin natin ang isa pang Marcos na tumatakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas. Ito ay si Maria Aurora Marcos, isang independent candidate. Nag-file ito ng COC noong 9:51 ng umaga, araw ng Martes, ang fifth day ng filing period sa Sofitel Harbor Garden Tent sa Pasay City. Siya ang ikalawang Marcos na nag-file ng COC sa pagkapresidente pagkatapos ni Tiburcio Marcos na ipinormalize ang kanyang presidential bid sa 2022 noong Linggo, October 3. Si Tiburcio ay tumatakbo rin bilang independent candidate. Sa talumpati ni Maria Aurora ay inamin nito na wala siyang political machinery katulad ng ibang mga sikat na politicians. Wala pong political machinery na katulad ng mga popular na mga politiko, pero buo ang loob at tapat sa hangaring makatulong sa inaasam-asam na pagbabago ng lahat ng Pilipino. Ang tanong, paano niya kaya ito ipatutupad? Kung ang isang abogadong presidente ay sinira ng mga oligarko, papaano pa kaya kung isa ka lamang simpleng tao?
Sa panahon ngayon ay kailangang may tapang at matatag na partido ang namumuno sa bansa dahil masyado ng matitigas at naglalakihan ang mga pader na ginawa ng mga taong nagpabagsak sa Pilipinas. Dapat na itong gibain nang ang pagbabago ay makamit na ng mga Pilipino dahil hanggat may tumutuligsa sa war on drugs ay nangangahulugang hawak pa rin tayo ng mga oligarko. Para kasing ang gusto nilang Pangulo ay isang Santo Papa. Yun tipong bibigyan lang ng dasal ang lahat ng adik sa Pinas ay okay na. Kung may EJK man ay dapat lamang imbestigahan ang gumawa. Bakit isisisi agad sa Pangulo? Magpapatumba ba ang Pangulo ng taong hindi niya kilala at nakita kahit minsan? Ang EJK ay kagagawan lamang rin ng mga kalaban nang sa ganon ang war on drugs ay mapigilan. Sa panahon ngayon, mahirap pa bang i-analisa ang ganitong bagay? Korap daw ang Pangulo. Ano ang pruweba? Wala. 23 taong naging mayor ng Davao. Ngayon, ikumpara mo sa mga naging mayor ng ibang mga probinsya at kayo na ang humusga. Naging korap ba talaga siya? Ang lahat ng kabutihan ay madaling bahiran. Walang iniwan ito sa puti. Haluan mo lang ng kahit katiting na itim ay makikita mo agad. Kaya sa usaping politika, huwag lang gamitin ang tenga at mata. Gamitan rin natin ang kaunting pag-aanalisa dahil ang balita ay may pinagmulan at ang bawat pinagmulan ay mayroong dahilan. At kapag natuntun mo ito, doon mo lang malalaman kung ito ba ay huwad o isang katotohanan. Sa pag-upo ni Pangulong Duterte ay nahati nito ang paniniwala ng partidong binuo ni Nene Pimentel at Ninoy Aquino. At dahil rin sa kanya ay nabuo ang Partido Federal sa Pilipinas. Kaya kung iisipin natin, ang pag-upo ni Pangulong Duterte ay paghahanda lamang para sa mas malakas na pagbabalik ng isang Marcos sa pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Kaya kung ako ang tatanungin mo, ay nasisiguro kong sa halalan 2022 ay siya lamang ang tatanghalin na bagong Pangulo. Dahil pagod na ang mga tao sa mahigit 30 dekadang paghihirap ng mga Pilipino sa konstitusyong hindi mabago-bago.